Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general money reading po ito for Gemini. Ayan, for the end of month of August 2022. Take only what resonates. Hindi pa rin naman po ito magre-resonate sa lahat, ano? Kasi hindi ko naman po talaga makukuha lahat ng energy ng Gemini sa mundo. So kung gusto mo ng personal reading, nandiyan na lang sa description box. Paka-check na lang. Matutuwa po ako kung kayo ay mag-iwan ng like at comment sa video na ito. Ayan, ma-appreciate ko po lahat ng yan. So let's start. This is for Gemini for the month of August 2022. Okay, for money reading. We do have here the courthouse, bad health, and two more cards. House. And the mature woman. Bottom of the deck is the great fortune. Okay. Kukuha din ako para sa deck na ito. We do have here the Five of Wands, the Knight of Wands, and the Tower, the Ace of Swords, the Knight of Cups, and one more card. Ito na pala. Hindi to kasama, sorry. Napahalo lang. Hindi yun para sa deck na yan. The Six of Wands. Okay, bottom of the deck is the Two of Cups. Okay. Meron tayong mga disappointments na nakikita ng possible mangyari this end of August 2022 sa'yo. Especially within the home, within the house. Ayan. Nakakita rin tayo ng possible sickness. Ayan, ng family. So be careful. You do have here the mature woman. Someone is going to help you, makikipagtulungan etong person na ito, or maghahatid ng tulong dito sa nakikita nating problema. So I feel like with the courthouse, a lot of changes ang possible mangyari, kasi meron kang malalaman or madidiskubre this August 2022 na magdudulot na para magkaroon ng malaking pagbabago dito. Okay, so I'll also see possible separation or pagkakalayo dito sa, it's like a decision eh. Decision na mag-end ng could be partnership para sa iba. Iba that could be relationship, pero yung iba that could be partnership. Ayan, sa work or sa trabaho. We do have here the Nine of Cups. Ayan, kasi I feel like you no longer feel appreciated. Hindi mo nararamdaman na ikaw ina-appreciate. Hindi mo na-feel na ikaw ay kumbaga marami kang nakikitang mali na pagtingin or nakikita nitong taong ito. And so that would lead you into pag-alis dito sa partnership na ito. Okay. So for sa iba it's regarding sa work, business, yung iba that could be relationship, or yung iba naman that could be a friend. Okay? But regardless, nakikita natin lalayo or magkakaroon ng separation sa inyo kasi parang pakaramdam mo parang wala ka ng silbi para dito sa taong to, and you don't want that.
And although there are blessings na paparating sa iyo this August 2022, it's within the home din, ano? Hindi lang ikaw. Meron din sa bahay or sa pamilya ninyo ang makaka-experience nito. Could be blessings, money, ganyan, paparating. But don't expect much kasi hindi masyado. For what I can see here with the Five of Wands, ayan, may mga challenges tayo. Mga bagong challenges na susubok sa'yo this August 2022. So be ready. Nakikita natin dito with the Knight of Cups. May mga masasayang kang oras or panahon. Especially nga na na possible ang pagkakasakit sa'yo. So be very careful. Okay? So syempre, pag ikaw may sakit, hindi mo magawa ng maayos yung iyong trabaho, yung iyong, kung ano man yung pinagkakitaan mo, hindi mo mapagtuunan ito ng pansin, ng oras, ng panahon. So, be very, very careful. Although, possible mangyari yon, eh, nakakita rin naman ako ng mga tulong na dadating. The Tower is here, so, alam mo kung ikaw ito nakakaranas ng mga bagay na tinry mo, pero these are all challenges na nakikita natin na magli-lead siya into a better future. Okay, could be pagsubok, nasubumbok man sa'yo, pero nakikita natin na para may matutunan kang lessons dito na madadala mo yan into the future. Okay? And I can see possible ending, and yun nga, yung ending has something to do with the partnership or relationship or whatever, no? I can see you moving on. Yeah, you're really moving on sa kung ano ito. So tell me more. The Four of Swords is here. The Ace of Cups. The Five of Cups is here. Queen of Swords and last two cards. The Two of Swords. Wait lang, guys. The Three of Cups. Okay. Bottom of the deck is the Eight of Wands. Yeah, nakikita natin na meron kang mga lalayuan or aalisan dito. Kasi pakiramdam mo rin naman ikaw na lang ang gawa ng gawa eh. Madali lang para sa iyo ang mag-cut off o umiwas sa mga tao, especially matagal mo nang pinagdesisyonan or naiisipan nito. With the Three of Cups, yeah, I can see some people ang babalik sa buhay mo, maybe a friend, ayan, na maybe I can see reconciliation or pakikipagkita dito sa mga kaibigan na to, but maybe plano pa lang, hindi pa natin nakikita na mailalagay sa reality agad-agad. Pero yung iba pwede, possible. Pero wala ka kasi sa tamang wisyo ngayon para gawin ito eh, para makipagkita ganyan. Especially yung iba sa inyo, kararaan mo lang sa disappointments or sa sakit. Ayan, kaya may sakit. So, medyo nahihirapan. So, yeah. That's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo, please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. I love you all guys again, thank you for watching and bye-bye.